Alright, shoutout po mga kababayan po natin at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mismo si Atty. Harry Roque ay duda na umano'y posibleng dawit talaga yung mga otoridad dito sa Negros Oriental at hindi na po nakakapagtaka umano. Dahil mismo umano sa kaarawan ni Kong Tibes ay nandun yung mga kapulisan ng taga Negros Oriental, mga kababayan po natin, na masyadong close pala sa pamilya Tibes, kaya hindi umano maiwasan na posibleng maisama sila dito sa isang gagawing investigation ng national government po natin, mga kababayan. Ano? At ito nga ang panawagan ni Mayor Janice Digamo na umano'y titingnan ng kapulisan ang iba't ibang anggulo. Pwede umano'ng isabong, ito talaga ay malaking sindikato ay, at posible rin umano na nakaialyansa na rin itong mga komunistang grupo dito sa mga warlords. So napakalakas na pala umano, mga kababayan po natin, itong pwersa na pumaslang kay Gobernador Digamo. Mismo si Atty. Harry Roque ay nagpunta doon, mga kababayan po natin. At marami nga siyang nadiskubrihan pa. Amo nila, hindi pa rin daw napapalitan yung mga kapulisan doon sa bayan ni Kong Arnie Teves sa Bayawan. So isa pa yung dahilan na sila ay nag-aalala, no? Bakit bagamat todo naman ang suporta ni Secretary Abalos at ni General Azurin, yung mga pulis sa bayawan ay hindi pa rin napapalitan. Pangalawa, ipinakita sa akin yung birthday party ni Congressman Arnie Teves na nagsasayaw at nagtitiktok yung mga kapulisan doon, no? Kaya naman pala hindi nakapagtataka na napakadaming pulis na nadawit din siguro dito sa insidenteng ito, dahil doon sa probinsya, ang katotohanan, dahil ang PNP ay national at talagang mga congressman, sila yung they call the shots. So ewan ko kung nakita nyo na yung video na yun. Siguro maya-maya ipapasa ko sa inyo at ipakita natin para makita ng tao yung konteksto kung gaano talaga ang hawak ni Congressman Arnie Teves doon sa lokal na kapulisan sa Negros, no? So yun, mga kababayan po natin, ibig sabihin sadyang malakas talaga itong puwersa ni Congressman Teves, baga malakas ang kanyang impluensya pagdating sa mga local otoridad diyan sa Negros Oriental. Tapos nabalita ko rin kahapon, pati NBI, nagkaroon na ng reshuffle at pinadala na sa Bohol yung mga NBI na nasa Negros. Kasi talagang basta ikaw congressman, ikaw ang sinusunod ng mga pangnasyonal na ahensya. Kasama na dyan ang PNP at ang NBI. Now, nang tinanong ko si Mayor Janice kung totoo ba yung balita sa mga close-in security, ang sabi naman niya, baka naman hindi. Kasi personal na ipinili yan ni Governor. Nagkataon lang talaga na anim yan, shifting, dahil maaga yung pangyayari, hindi pa siguro nakakapasok yung ibang dapat nagsumipot. No? So ito po yung paglilinaw. Ito yung nakuha ko mismo sa bibig ni Mayor Janice na tibu naman ang tiwala nila doon sa security na hindi sumipot dahil nga ito po ay shifting. Pero siyempre, meron pa sila isang pinakiusap. Pero yun po, mga kababayan, ano, malabo o mano, itong posible na sangkot itong mga kapulisan, ha, malabo o mano, ayon kay Mayor Janice Digamo, kasi shifting naman pala. So ligtas na itong mga close-in security ni Gob Digamo. Record na yun. Oo. Kahapon nga, attorney, na-monitor ng ating mga kababayan, maging kami ay nandoon kayo sa Department of Justice, nagkaroon nga ng ambush interview sa inyo. Ay, mabigyan din ng kalinawan ng ating mga kababayan kung ito bang kasong ito ay hinahawakan nyo na. Ay, hindi po. No? Dahil, ako naman yung nagpunta roon dahil una-una, meron akong dalawang kidnapping cases, no, na nasampa na sa hukuman. Kaya lang yung isa na naantala, ito yung Madriaga, no? Ay nako, Ramil Madriaga po akusado dyan, no? At ito po yung kung anong pang kasinungalingan ang linalagay sa internet laban sa akin. Akala niya, matitigil niya ako doon sa aking pagnanais na mabigyan ng katarungan yung mga kinidnap, no? Anyway, naantala po kasi yung kasong yan dahil nagkakaroon ng amended information na dapat ayusin ang amended information. So humingi tayo ng tulong kay Secretary Remulla. Pero itong mga kasong ito, hindi dapat umaabot ng 12 years. Yan po talaga kahinaan ng ating criminal justice system. Although yung sa pagpupulong ko kahapon ni kay Secretary Remulla, no,
sa wakas, pinapatupad na po ngayon ng DOJ yung matagal na naming sinasabi na para mapabilis ang conviction sa mga criminal cases, kinakailangan nagkakaroon talaga ng case build-up, tulungan, kooperasyon sa panig ng pulis at ng mga piskal. At syempre, inulit sa akin ni Secretary Remulla yung kanyang bagong pulisiya na kinakailangan ang pagsampa ng mga kaso, hindi lang probable cause. Yung likelihood of successful prosecution na ang ating basihan na hindi nasasayang ang panahon ng mga piskal at ng mga hukuman. No? Ayan, tama yan. Ano? Kasi mayroong mga sinasampang kaso na wala naman sapat na ebidensya, so nasasayang nga yung oras. Ha? Siyempre, pagka oras yung sinayang mo, masasayang lang din yung pera. Ano? Lalo na itong mga inaakusa na kailangan kumuha ng abogado, eh wala naman talagang patunay na ebidensya na sila may kaso ay at napatunayan lang. Pero sa ngayon, mga kababayan po natin, totoo lang nangyayari ito kay General Bantag na walang diretsong link na nagtuturo na siya yung mastermind, pero tinutuloy pa rin nila yung kaso. So ito, kasi hindi natin alam kung ito ba ay may personal na na alitan o may personal na nagalit itong si Secretary Remulla. Kaya talagang kahit wala o manong naglilink na siya mismo ang mastermind, pero tinutuloy-tuloy niya. At ang sabi niya, may sapat o manong na ebidensya. So let's see. Tingnan natin yan. So it is justice delayed, pero justice nonetheless. Pasalamat tayo. Pero yun po sinasabi ko, hindi po katanggap-tanggap na 12 anyos ang inabot. No? Alam mo, so yun po mga kababayan, ano, yung kaso na inabot ng 12 years bago mahatulan itong mga suspect mga kababayan po natin dito sa anak ni Evangelist na mga kababayan natin. Siguro pumatay sa kanilang mahal sa buhay dahil nga nanghihina sila dahil ang sistema ng justisya natin ay napakatagal. Yun nga po eh, kaya nga ako ulitin ko ha, hindi lang yung case build up ang kinakailangan, Secretary Remulla. Kinakailangan gayahin na natin yung sistema ng Espanya at ng Europa. Kayang magbigay ng katarungan sa lalong mabilis na panahon. No? So kinakailangan, palitan na natin sistema. Sa tingin ho ninyo, given na may mga nahuling suspect na at meron na nga silang pinangalanan na posibleng mastermind sa pagpas ng kay Governor Degamo, mas mapapadali po yung pagdinig at paghatol din at paggamit ng hustisya ng pamilyang naiwan. Well, may posibilidad. Pero gaya na... Mga kababayan ha, may posibilidad na mas mapabilis ang kaso umano kaugnay po sa pagpas lang kay Gov. Degamo. Ang sinabi ko, res inter alios acta. Mm. Yung kanilang pag-amin, ang madadawit lang ay sarili nila, hindi po madadawit ang iba. Pero gamitin natin yung kanilang pag-amin, yung kanilang sinumpang sanaysay, para buuin yung mga pangyayari. Kinakailang kasi ng ebidensya, bukod pa dun sa sinasabi na nagko-confess. Kasi yung nagko-confess, yung sarili lang niyang madadawin. Mm-mm. Pero pag kinuwento na akong binayaran, ay nung kukunin natin, paano pagbayad? Sa binigay yung pera na diniposito, so at least yung money trail nga, makukuha natin. No? Tapos sila nagbigay ng barel, edi kunin natin yung barel. So mapuprebahan natin kung ano yung ginamit ng barel, independent doon sa sinabi ng confess. No? So importante rin yung confession kasi sila, alam nila yung buong kwento. Minsan, importante talaga na bibigyan natin sila ng immunity dahil kung wala ng ibang testigo, sila lang makakapagbigay ng testigo. Pero, ang sinasabi ko sa kapulisan, kapag may nag-confess, hindi po tapos na ang investigasyon. Gamitin ninyo yung sinabi ng nagko-confess, kumpletuhin nyo lahat ng physical evidence, lahat ng documentary evidence, dahil sa bandang huli, ang ma-implicate lang sa confession ay yung taong nagko-confess. Kailangan maggawin siyang state witness, attorney? Well, karamihan, maraming pagkakataon na kung wala ka na ibang makuhang ibang ebidensya, yung guilty rin mismo ang dapat gamitin. Kaya naman meron tayong... So, yun nga mga kababayan, ano? So, isa sa gagamitin nila, nakita po natin dito, dahil mukhang malabo ang ibang ebidensya na talagang magpapatunay na si Congressman Tibis nga yung mastermind. So, nakita po natin dito, kaya pinasok nila ito sa Witness Protection Program, itong mga nahuling gunman. Kasi ito yung gagamitin nila na magtuturo dito kay Congressman Tibis. So yung problema lang mga kababayan po natin, ayon nga kay Attorney Harry Roque, kahit yung mag-confess umano, itong gunman ay hindi agad maisasabi na yung sinasabi niya ay guilty na o siya mismo ang gumawa ng krimen. Kundi sa kanya lamang maisisi ang krimen. Pero pwede itong gamitin
para malaman kung ano ang katotohanan at kung sino nga talaga yung nag-utos sa kanya. So Manitrel, I do believe wala namang bank account yan. Hindi naman pinadaan sa banko yan. So kung hindi pinadaan sa banko yan, paper bag lang yan. So wala silang makuhang ebidensya dyan, mga kababayan po natin. Anyway, maraming talagang indication, maraming nagtuturo, maraming magpapatunay umano na si Kong Tevez talaga ang mastermind. So yan po ang ating aantayin. So sa ngayon, humingi po ng additional 2 months extension itong si Congressman Tevez sa kanyang pananatili sa Amerika. Pero nasa discussion pa ngayon ng kamara yan kung papayagan ba nila ito. At yun nga, kung si House Speaker Martin Romualdez ang tatanungin, ay hindi niya papayagan na mag-extend itong si Congressman Tevez. At mayroon silang incoming na Senate Inquiry, House Inquiry, kaugnay po dito sa nangyari. So ang gusto nila ay humarap itong si Congressman Tevez at siya mismong sumagot sa mga aligasyon ng ilang kapwa niya, Congressman. So yan po ang ating abangan. Sana umuwi itong si Congressman Tevez at harapin itong aligasyon. At kung wala talagang patunay at walang ebidensya na siya talaga, edi hayaan niya mag-desisyon ang Korte Suprema na talagang wala siyang kasalanan. So yun po ang ating update sa ngayon. Maraming salamat po. Huwag po tayong bibitaw. Kapit lang po at patuloy po tayong mag-update sa inyo sa mga nangyayari pa sa ating bansa at kung ano pang trending topic na pwede nating ma-share sa inyo. Maraming salamat.